Hi Cancer, eto naman po yung mensahe mo or yung reading mo ngayong August 15 to 21. Tignan po natin ano yung weekly reading para sa'yo. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Pwede nyo pong tignan yung inyong moon, rising, and Venus sign. Mayroon tayo ditong cherubim. Look at the stars. Accept keys and codes of stellar wisdom. Iba sa inyo habang nakatingin kayo sa skies. Depende kasi. Yung iba po sa inyo, pwedeng wala naman kayo dito sa Pinas at hindi naman tag-ulan dyan sa bansa na kinaroroonan nyo. Kasi dito ngayon, medyo mahirap makakita ng stars dahil nga maulap tapos tag-ulan. So, iba naman po sa inyo, maybe magiging fascinated kayong mag-aral about sa stars, about sa zodiac signs, or ano pa ba yung zodiac signs ninyo. So, yung iba sa inyo ngayong week, isa-search nyo kung ano nga ba yung natal chart ko. Ano ba yung mga nasa natal chart ko? So, baka hanapin nyo po yung inyong birth certificate kasi doon nyo makikita kung anong oras kayo pinanganak. Mahalaga po kasi yon para malaman nyo kung ano ba talaga yung mga placements nyo. Kailangan alam nyo po kung anong oras kayo pinanganak at saang lugar. Ayan, tingnan pa po natin. Pwede rin po yung iba sa inyo, Cancer, is nawalan kayo ng anak. Kasi parang, di ba, may baby dito. May angels po kayo, may nagbabantay sa inyo. Tignan natin. Exercise to increase your energy and manifestation abilities. The key to manifesting quickly is to have very high energy levels. And the easiest way to increase them is through physical health. So, yung iba, yung pawis, pinang-manifest nila yun eh. Oo. So, ayan, pwede after nyo mag-exercise, pwede kayong mag-manifest. Kasi active yung inyong katawan. Active, alam nyo yun, napakataas ng energy levels nyo. So, kung ano man po itong imamanifest nyo, ayan. Try nyo muna mag-exercise, tsaka kayo mag-manifest. O mag-jumping jack kayo, magpapawis kayo. Happy surprise. Wow, may surprise ka na matatanggap dito. Something very good is about to happen. Tignan mo, may bata na naman dito. Yung iba po sa inyo, Cancer, maaaring nagdarasal kayo para i-bless kayo ng baby. Pwede yung iba ay nakaranas kayo ng miscarriage, tapos ayan, magkaka-baby ulit kayo. So, huwag po kayo mawala ng pag-asa dito. So, may surprise na paparating sa'yo dito. Pwedeng hindi yan about sa anak. Kasi yung iba naman sa inyo, baka wala pa kayong family or yung iba naman sa inyo, menopause na. So, parang wala ng pag-asa. O kaya, byuda na po yung iba sa inyo. So, ayan. Tignan natin. So, may surprise para sa'yo this week. May pasabog si Universe. Tignan po natin, Cancer. Cancer. May wini-wish kasi kayo dito. Meron tayo ditong success, victory, number, 6 of wands. O, yan yung main energy. Magiging proud ka dito sa sarili mo, Cancer. Kung ano man yung gagawin mo, yung iba po sa inyo, mukhang may lalakarin kayo dito. So, parang, kung ano man tong nilalakad nyo, ano man tong ginagawa nyo, or gagawin nyo this week, is magbibigay ito sa inyo ng self-esteem. Or magbibigay ito sa inyo ng kasiguraduhan. Yun yung naano ko dito. Magiging confident po kayo. Tignan natin. Pagdating naman sa iyong career, spirit guide pagdating po sa career, pwedeng meron kang imimit dito na old friend, yung iba po. Ayan. O baka masurpresa ka, may pupuntaan kang isang place, Cancer, tapos makikita mo siya. Tignan po natin. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for Cancer pagdating sa kanyang career? Meron tayo ditong 4 of swords. Meron tayo ditong 7 of wands. Okay, hindi naman nagiging stubborn kayo dito. Pero kasi may pinaglalaban po kayo dito, Cancer, pagdating sa inyong trabaho. Pwede rin po yung iba ay humihingi kayo ng vacation sa inyong employer, sa inyong boss.
Pero hindi, parang hindi pa kayo pagbibigyan ngayon. Yun yung nakikita ko dito. So, kailangan nyo muna pong mag-TS. Wala naman kayo magagawa. At saka may sweldo pa rin naman kayo. Okay na din yun. Oo. Tingnan pa po natin. Huwag nyo po masyadong pagurin yung inyong sarili sa trabaho. Kasi po baka ma-overfatigue naman yung iba sa inyo this week. Tapos pahingan nyo po yung mga mata nyo. Baka meron dito nakaharap lagi sa computer. So mananakit yan kapag ano. Pag dire-diretso kayo 8 hours. So pikit-pikit din kayo. At ilayo nyo din yung inyong mga mata. Kahit 5 minutes lang sa screen. Tignan po natin. Finances naman po. Meron tayong 10 of wands. Meron tayo ditong 10 of pentacles. Okay, napakaganda po ng iyong finances this week, Cancer. Nahihirapan ka, pero yung paghihirap mo na to, worth it siya. Yun yung sinasabi sa'yo ni Universe. So, kung ano man tong pagtitipid na ginagawa mo, ano man tong ginagawa mo pagdating sa iyong finances, paano mo man siya tinitipid, magiging sulit po siya. So, hindi ko alam kung ba't yung iba sa inyo, nagtitipid kayo, maaaring meron kayong gustong bilhin, or gusto nyo lang mag-ipon. So, may surprise talaga sa dito si Universe. Worth it po lahat ng pagod nyo. Kung ano man tong kahirapan na nararamdaman nyo ngayon, magiging worth it siya. Sabi nga, oh, ito yung main energy mo, victory. So, kung meron man mga negativities na mangyayari, may mga bad things man na mangyayari, makakabawi ka, Cancer, this week. Tignan po natin yung business mo. Okay, medyo may magagalit dito. Parang may magbabagsak ng, parang sabi natin, may magdadabog. Ayun. Para kasing yun yung narinig ko nung bumagsak to. So, tingnan natin sa yung business. Pwede rin na may mga malalaglag na stocks dyan. So, ayusin nyo po yung pag-stock ng inyong mga supplies. Kasi baka mamaya may masayang, Cancer. Meron tayo ditong King of Wands. At meron tayo ditong Ace of Pentacles. So, may offer dito sa'yo. Pwede nga may mag-offer sa inyo dito ng murang stocks. Pero, or murang stocks, yung mga supplies nyo, ayan, pwede pong meron kayong makitang bagong supplier dito. Pero, i-check nyo muna, try nyo muna yung product nila, huwag kayong kukuha agad ng maramihan or ng bultuhan. I-check nyo muna po, kasi baka mamaya hindi siya tangkilikin ng inyong mga kliyente. Pero, napaka-good thing naman po kasi nito. Napakaganda, which is Ace of Pentacles. So, ang sinasabi po sa inyo dito is, may malaking pera kayo na marireceive, pero sinasabi din sa iyo, Cancer, is huwag kang gagastos ng malaki pagdating dito sa iyong business ngayon. So, ano ba? Ingat kayo sa paglabas ng pera. Sabi ko nga, may mag-aalok sa inyo dito, so kailangan maging wise po kayo. Huwag kayong, kahit sabihin niya na 50% off po kami ngayon, ganito ganyan. Pag ganito po kadami yung kukuhanin nyo. So, marketing strategy lang yan. Sales talk. So, huwag kayo masyadong magpapadala. Tignan po natin pagdating sa iyong health. Pagdating po sa health ni Cancer Spirit Guide, kamusta naman po? Meron tayo ditong The Tower. Yung iba nga sa inyo, may overfatigue po kayo na mararanasan dito. So, alagaan nyo po yung health nyo. Yung iba naman sa inyo is yung mind nyo or yung mental health nyo yung apektado dito. Meron kayong mga projects, meron kayong mga gagawin na hindi talaga siya magtatagumpay at sobrang magiging devastated po kayo dito. Ingat lang po kayo, baka may mahulog dito. Hindi ko alam kung saan kayo mahuhulog, kaya ingat kayo sa mga dinadaanan nyo. I-check nyo mabuti, yan, baka kailangan walang butas or ano ba. Basta ingat din sa paglalakad. Yung iba po mukhang, ano to, UTI. Para sa mga lalaki. Oo. Basta something, may infection yung iba po sa inyo. Tignan po natin pagdating naman sa inyong love life. So, practice safe sex, Cancer. Para po sa mga lalaki na Cancer dyan. Tignan natin. Love life po, meron tayo ditong The Sun. So, mapifeel mo yung love ng person mo. Ayan, baka nga may surprise siya na hatid sa'yo. Tignan mo, may bata talaga dito. Pwede nga talaga yung iba sa inyo, Cancer, is malalaman nyo na buntis kayo, ganyan. So, yung iba nga sa inyo dito naman, di ba sinabi ko kanina, practice safe sex. Baka naman po mamaya, meron dito ay hindi naman pala ready sa pagkakaroon ng anak. So, malaking problema yan.
Tignan po natin. Dapat pag-usapan nyo yan ng partner mo. Meron tayong 5 of Swords. Meron dito papaasahin kayo ng person mo. Or, ewan ko ba, something parang pinapaasa kayo dito. Tignan natin. Spirit guide. So, Cancer. Healthy choices. Making healthy choices in love and in life, self-care, self-love, being happier. Okay, so parang iiwan mo na tong relationship na to kasi hindi naman siya nag-grow. Parang ikaw, pa, ano ba, parang ikaw yung magsusurprise dito sa person mo. Diba? Sa halip na siya yung may surprise sa'yo, baka ikaw pa yung mag-surprise sa kanya or the other way around. Love call. Okay, pwedeng iniiwasan ka ng person mo. Pwede rin na wala siyang magagawa dito. Parang mako-corner. Merong ditong mako-corner. Cancer. So, pwedeng kasabot mo yung family niya or kasabot niya yung family mo. So, parang wala ka ng kawala dito. Makakausap mo siya. Pwede rin po na tumawag sa'yo yung person mo ngayon kung LDR naman po yung karamihan sa inyo. Meron din dito, hindi nagsasabi ng totoo niyang nararamdaman. Ayan. Mas, tinatago niya yung feelings niya sa'yo po. So, pwede na umamin sa'yo yung person na to this week. Cancer. Pero maging maingat ka. Ayan. Huwag mo muna masyadong bigay yung full trust mo dito sa person na ito. Kasi hindi ka pa sigurado kung ano ba talaga yung intention niya sa'yo. Lalo na po dito yung getting to know each other pa lang kayo. Or kakakilala nyo lang ng taong to. So yan lang po, Cancer. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come.